Welcome sa Pinoy Movie Recaps at magandang araw. Sa araw na ito, ipapaliwanag ko ang isang erotic psychological thriller film na may pamagat na Deep Water. Ito ay ipinalabas sa taong 2022. Warning! Spoilers ahead! Mag-umpisa ang kwento sa mag-asawang si Vic at Melinda. Isang araw kumuha sila ng isang yaya para magbantay sa kanilang 6 na taong gulang na anak na si Trixie habang dadalo sila sa party ng kaibigan nila. Pagdating nila sa party, nandoon na lahat ng kaibigan nila, ngunit ilang saglit pa dumating ang isang lalaking may pangalang Joe na kaibigan ni Melinda, at sinalubong agad ito ng babae habang nakatingin si Vic sa kanila na parang bale wala lang ito sa kanya. Si Melinda ay isang sex addict at alam ito ni Vic, ngunit dahil mahal niya ang asawa, kailangan niya itong intindihin. Sa loob ng party, naglalandian ang dalawa habang nanonood naman si Vic sa kanila, at sinabi ni Mary sa lalaki na nandyan lang si Joe dahil inanyayahan ito ni Melinda na pumunta. Kalaunan, ipinakilala ni Melinda si Joe at ang asawa at nag-usap ang dalawa. Sinabi ni Vic sa lalaki na may kaibigan din ang asawa nito noon na si Martin McRae at madalas silang magkikita at magkasama, ngunit namising ito at hindi pa natagpuan hanggang sa kasalukuyan. Tinanong ni Joe kung ano ang nangyari sa lalaki at sinabi ni Vic na pinatay niya ito, kaya nagpanik si Joe at umalis agad. Tinanong ni Melinda ang asawa kung ano ang ginawa nito kay Joe at bakit biglang nagbago at umuwi, pero sinabi ng lalaking wala siyang ginawa sa kanya. Ang sumunod na araw, pumutok na ang balitang pinatay ni Vic si Martin, ngunit karamihan ng kaibigan nito hindi naniniwala dahil alam nilang biniro lang ni Vic si Joe para layuan ang asawa nito. Nalaman na din ni Melinda ang balita, kaya nagalit ito sa asawa at inimbitahan niya si Joe sa bahay nila at gusto ng babae na humingi ng tawad si Vic sa lalaki. Sa parehong araw, dumating si Joe sa bahay ng mag-asawa at habang nandoon si Vic, naglalandian ang dalawa hanggang sa inabot ito ng gabi sa bahay ng mag-asawa. Matapos patulugin ni Vic ang anak na si Trixie, pumasok siya sa kusina at ibinagsak ang pinggan hanggang sa pumasok si Melinda at sinabing siya na ang maglilinis sa kusina kinabukasan. Kumuha ng mainom ang babae at inutusan si Vic na ibigay ito kay Joe para makahingi ito ng tawad sa lalaki. Habang nagkaharap ang dalawang lalaki, sinabi ni Joe sa asawa ng kalaguyo nito na dapat humingi ito ng tawad sa pagtakot nito sa kanya nung sinabing pinatay niya si Martin. Ngunit sinabi ni Vic sa lalaki na hindi siya hihingi ng tawad sa kanya dahil totoo ang sinabi niyang pinatay niya si Martin, sa katunayan hinampas niya ang ulo nito ng martilyo. Ang sumunod na araw, sa isang party, nakausap at nakilala ni Vic ang isang writer na si Don, at nung nagpakilala si Vic sa kanya, sinabi nitong kilala niya ang lalaki dahil ito ang pumatay kay Martin. Nagtatawanan ang lahat dahil walang naniniwala sa isang birong kumalat at naniniwala ang lahat na hindi yun magagawa ni Vic bukod kay Don. Kalaunan sa party, isinayaw ni Vic ang asawa ni Don na si Kelly at hindi inaasahan ng lahat na sumasayaw pala si Vic, samantalang nagseselos naman si Melinda sa pangyayari. Isang araw, dumalo ang mag-asawa sa laro ng anak nila sa school at ilang sandali may tumawag kay Vic galing sa bangko at ipinaalam dito ang ginastos ng asawa nitong pinambayad sa piano lesson na naka-address sa pangalang Charles Delisle. Gumawa ng pananaliksik si Vic kung saan niya matatagpuan si Charles at nalaman niya itong may live show sa isang bar, kaya pumunta siya doon at nakita niyang nandoon din ang asawa nitong si Melinda. Isang araw, nagkakaroon sila ng party sa swimming pool ng kaibigan nila at nandoon din ang mga kaibigan ni Vic na masayang naglalaro, ngunit ilang saglit lang napansin niyang dumating din si Charles sa party. Tumugtog ang lalaki ng piano dahil isa itong piano teacher habang nagsasayawan naman ang lahat. Umabot ang party hanggang sa gabi at mamaya pa lamang hinanap ng lalaki ang asawa nito at natagpuan niyang magkasama silang dalawa sa kalaguyo nitong si Charles. Habang masayang nag-swimming at naglalandian ang dalawa, pinapanood lang sila ni Vic sa gilid at mamaya pa lamang ay biglang umulan ng malakas, kaya pumasok ang lahat sa loob at naiwan si Charles at Vic sa swimming pool. Di nagtagal, pumasok na din si Vic sa loob at sumali sa party, ngunit mamaya pa ay hinanap ni Melinda si Charles at natagpuan itong lumulutang na sa swimming pool. Dumating ang mga pulis at harap-harapan, pinagbintangan ni Melinda ang asawa nitong siya ang pumatay kay Charles, pero walang naniniwala dahil wala ding sapat na ebidensya ang bintang nito. Isang araw, habang nagbibisiklita si Vic, naisip niya ang pagkalunod ni Charles sa swimming pool at mamaya pa lamang ay meron siyang napansin na sumusunod sa kanya. Isang araw, nakipagkita si Kelly na asawa ni Don kay Vic sa paaralan ng mga bata at sinabi nitong palaging iniimbitahan ng asawa nitong si Don si Melinda at laging pinag-usapan ng dalawa ang tungkol sa pagkamatay ni Charles at ipinagkakalat ni Don na si Vic ang pumatay kay Charles sa gabing yun. Inimbitahan ni Vic ang mag-asawa para sa hapunan sa bahay nila at nung nag-usap ang dalawang lalaki, sinabi ni Vic na ihinto ang pagpapakalat ni Don sa chismis na siya ang pumatay kay Charles, ngunit hindi umatras ang matanda. Isang araw, nalaman ni Vic na pinapasundan siya ni Don at Melinda ng isang investigador, kaya pumunta ito sa bahay ng matanda at kinumpranta ang lalaki sa ginawa niya, na ikinagalit naman ni Kelly sa asawa nito. Hindi ito inamin ng matanda hanggang sa nagpakita ng katibayan si Vic sa kanya na lalong ikinagalit ni Kelly sa asawang matanda. Nahihiya si Kelly sa ginawa ng asawa nito at humingi ng tawad ang babae kay Vic, ngunit mas nagagalit ang matanda sa pagpasok ni Vic sa pamamahay nilang walang pahintulot. Ang kasunod na tagpo, nakita na naman ni Vic ang asawa nitong nakikipaglandian sa ibang lalaki sa gitna ng kalsada, kaya sinundan ito ng lalaki.
Isang araw inimbita na ni Melinda ang bago niyang kalaguyo na si Tony Cameron sa bahay nila at habang nandoon ang lalaki parang bale wala lang din ito kay Vic dahil mahal niya ang asawa nito. Habang nasa bahay ang lalaki hindi maiiwasan makita ni Vic ang ginawang paglalandian ng dalawa sa sarili niyang pamamahay at pinalagpas pa din niya ito. Isang araw nakita ni Vic si Tony na naglalakad sa kalsada kaya kinausap ito at sinabi sa lalaki na nag-aantay ang asawa niya sa kanya at pinasakay ito ni Vic sa sasakyan. Pumunta sila sa kakahoyan malapit sa ilog kung saan doon lagi nagpipiknak ang mag-asawa at sinabi ni Vic sa lalaki na nag-aantay si Melinda sa kanya doon. Medyo natakot ang lalaki sa bilis magpatakbo ni Vic lalo na sa rough road kaya tatawagan na sana niya si Melinda ngunit nalaman niyang walang signal sa lugar na yon. Nung dumating at bumaba ang dalawang lalaki sa sasakyan, nag-umpisa ng hampasin ng bato ni Vic ang lalaki kaya sa takot ni Tony humingi siya ng tawad sa lalaki ngunit huli na ang lahat at patuloy siyang hinampas ng bato ni Vic hanggang sa nahulog siya sa bangin at namatay. Hinalian ni Vic ng mga bato ang katawan ni Tony para bumigat at pagkatapos inilublab ito sa tubig. Dumaan ang mga araw at wala nang balita si Melinda kay Tony at isang araw naisip ng mag-ina na pupunta sa kagubatan sa may tabing ilog kung saan pinatay ni Vic si Tony para mag-picnic. Sumama si Vic sa mag-ina at habang nandoon sila napansin ni Vic na bumaba ang tubig ng ilog at malapit nang makikita ang katawan ni Tony. Ang kasunod na tagpo pauwi na ang tatlo habang naalala ni Melinda na nakalimutan ang scarf nito at sinabi ni Vic na babalikan niya ito kinabukasan. Kinabukasan bumalik si Vic sa bundok mag-isa sakay sa kanyang bike at habang nasa bahay si Melinda pumasok siya sa snail farm ng asawa at doon niya natagpuan ang wallet ni Tony. Samantalang dumating na si Vic sa ilog at sinubukan niyang aayusin ang katawan ni Tony para hindi ito makita ngunit ilang sandali pa lamang ay dumating din si Don at nakikiasyoso. Nag-usap sila saglit hanggang sa bumaba at lumapit si Don habang tinatanong si Vic kung ano ang ginagawa nito. Ilang saglit pa nakita niyang lumutang ang kamay ng isang tao kaya nagmamadali itong tumakas. Hinabol siya ni Vic ngunit mabilis itong nagpapatakbo ng sasakyan pero patuloy pa din niyang hinabol ito gamit ang bike niya. Samantalang si Melinda ay nag-umpisa ng mag-impake dahil gusto na nitong iwanan ang asawa, ngunit ayaw umalis ni Trixie kaya hinila niya ang malita at hinulog sa swimming pool. Balik ang tagpo kay Don sinubukan niyang tawagan ang asawa ngunit nalaglag ang cellphone niya sa sahig ng sasakyan kaya nung sinubukan niya itong abutin bigla namang bumagsak si Vic sa harapan ng sasakyan niya. Sinubukang iwasan ito ni Don ngunit nagresulta ito sa pagkahulog ng sasakyan niya sa bangin at namatay. Ang huling tagpo sinunog ni Melinda ang wallet at mga ID ni Tony at hanggang dito na lang tayo sa episode na ito. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para matulungang lumago ang channel at mag-iwan na din ng like sa video na ito. Maraming salamat at magandang araw.